Magandang umaga sa atin lahat, mga bro. May paggawa sa atin. Megasonic na 24 inches lang to na LED TV, mga bro. Ang issue nito, sabi ng may-ari ay wala siyang power, bigla daw siya namatay habang pinapanuuran nila. So, saksak natin, mga bro, para makita natin talaga kung talagang wala siyang power. Standby pa, wala talaga, mga bro. Dapat may ilaw na siya rito na pula, standby pa. So yun ang ating alamin kung bakit wala siyang standby power, mga bro. Pabuksan muna natin para malaman natin ang sagot kung bakit wala siyang power. So ito na, bro, mga bro, ituloy natin. Kaya pala talaga walang power, mga bro, dahil matindi ang tama ng kanyang power supply. Sabog yung mga kapasitor niya, mga bro. Tumalsik na yung pinakayano niya, takip. Kita niyo, mga bro, wala na. Tapos yung primary niya rin, malupit. Medyo sunog-sunog talaga, mga bro. Kita natin to, medyo maraming mga sira na to, mga bro. Medyo mahirap na i-repair to pag ganitong forma. Silipin natin pati ilalim. Medyo sunog na rin yung kanyang pinaka-IC niya nasa ano dito, mga bro. Itong IC dito sa power supply, putok din eh. So pag ganitong forma ng mga laging problema, mga bro. Ewan ka ang timer nyo. So pinakadabis na paraan nito, kailangan palitan na lang natin ang power supply na buo. May available naman tayo ng power supply nito, palitan na lang natin. Kasi medyo malala na ang tama nito, mga bro. So hanap na tayo ng power supply na pangpalit. So ito, mga bro, may nakuha tayong power supply. Ano yung power supply siya ng ano yan, yung mga monitor ng CPU. Bro, doon ko nakuha yan. Pinaglumaan na power supply. Pero mas maganda ng klase yung mga ganyang power supply, mga bro. Matiba yan. Yan ang pinapagkukonvert ko ng mga 12 volts hanggang 15 volts na mga power supply na TV na kailangan. So try natin, mga bro. Saksak ko lang, mga bro, para makikita natin kung magkaroon na siyang standby power. Saksak muna natin, mga bro. So yun, nakita natin, mga bro. Medyo malabo-labo lang. Kita nyo, mga bro, may ilaw na yung ating power indicator. May standby power na siya. Medyo maliwanag lang yan. Nakita nyo, mga bro, may ilaw na yung power indicator. So sukatan muna natin yung supply niyan. Alam kong supply niyan ay nasa 14 volts. Kaya 13 volts, kaya naman yan pag ganyan. Kasi pag nag-load na yan, nag-on na yan, babagsak sa 13 volts. Kaya hanggang 15 volts, kaya to, mga bro. Sukatan muna natin, mga bro. So makita natin, mga bro, sa tester natin 14.25. Pero pag nag-load na yan, medyo bababa pa ng konti yan, hanggang 13 volts. Kayang-kaya yan, mga bro. Matibay na klaseng power supply na yung mga ganyan, galing sa mga monitor. So try ko lang muna yun, mga bro, para malaman natin kung aandamag ano na yung indicator niya, mag-react na yung kanyang indicator. Power on ko lang. Yun, nakita nyo, mga bro, kulay blue na. Ibig sabihin gumagana na yung motherboard natin. So ang gagawin natin, mga bro, kakapit natin yung screen para malaman natin kung okay na siya. Sana nga okay na, para masaya naman yung may-ari nito, para makapanood na sila mamaya.
Oh, mga bro, tuloy natin. Naikabit ko niyang screen. Ngayon sasaksak natin, alamin natin kung okay na yung picture niya. Saksak muna natin, mga bro. So ma-standby, pindutin natin yung power. Medyo matigas na rin pala mga pindutin, okay na. Yun. Yun mga bro, okay na yung Megasonic natin na 24 inches, okay na siya. Medyo lumiwanag na yung kanyang screen, yun. Normal na yung kanyang takbo ng kanyang screen. Gagawin natin, lagay muna natin ang signal para malaman natin talaga kung okay na. Para matesting natin na medyo matagal-tagal. So, lalagyan muna natin yung signal mga bro. Para sigurado. So, ito na mga bro. Natapos na natin yung Megasonic na 24 inches. Malinaw na siya mga bro. Makapanood na yung may-ari nito mamaya. Matuwa na yung may-ari nito mga bro. Ito yung power supply natin na pinalitan mga bro. Hindi malala na talagang tama kaya pinalitan na lang natin ang power supply. So yan lang mga bro. Sana nakatulong ito lalo sa mga baguhan natin mga technician dyan. Ito paano meron sila mapupulot na kunting kaalaman. Yun lang mga bro, magandang umaga sa ating lahat. At kung nagustuhan nyo itong video na ginawa ko, pwede naman pakasubscribe na lang, like and share. Maraming salamat ulit at magandang tanghali sa ating lahat mga bro. Ready now!